pala Yusek Rocky. Nandito tayo ngayon sa COMELEC office dito sa Intramuros, Manila. At kanina ay ginulantang ng ni Senator Christopher Bongo ang publiko nang siya ay nag-file o official nang nag-file ng kanyang withdrawal para sa pagtakbo sa 2022 elections. At personal na nagtungo ang opisyal o si Senator Christopher Bongo sa tanggapan ng COMELEC ngayong araw para nga formal na mag-withdraw. Halos walang nakapansin yung si Cracky sa kanya dahil dumating siya na sakay lang ng taxi. Anya, hindi alam kahit ng kanyang driver ang kanyang plano na mag-file siya ng withdrawal ngayong araw. Kaya pinili niya na maging simple lang ang pagpunta sa COMELEC. Maging ang kanyang mga kapartido, wala rin anyang alam na pupunta siya ngayon sa COMELEC. Giit ni Go, mayroon siyang isang salita matapos i-anunsyo noong November 30 ang kanyang pag-atras. Nagpasalamat naman si Go sa kanyang mga taga-suporta, lalo na sa mga nasa COMELEC office ngayong araw dahil sa walang sawang pag-suporta. Patuloy niya siyang magseserbisyo sa publiko kahit pa hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Umalis naman si Go sa COMELEC, sakay pa rin ng taxi at kumaway lang at nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Yusek Rocky, dito nga mismo nagpa-interview sa likod ko sa exit, upon exit, dito nagpa-interview si Senator Christopher Bongo. Tinanong natin siya, ano nga yung reason, bakit ngayong araw niya napili? Anya, wala naman talagang definite reason bakit ngayong araw niya napili na mag-withdraw ng kanyang kandidatura. Pero patuloy nga siyang nagpapasalamat sa kanyang mga taga-suporta dahil nga patuloy pa rin siyang sinusuportahan kahit na nagdesisyon na siya na umatras sa kanyang kandidatura. Anya, ito nga ay simbolo na meron siyang isang salita o as a matter of principle. Yusek Rocky. Okay, maraming salamat sa iyong report, Luisa Erispe.